Kamusta mga ka-military studio? Pag-uusapan natin ngayon ang tinatagong alas ng Pilipinas laban sa China. Kaya pala hindi kaya ng China atakihin ang Pinas. Ang matinding dahilan kung bakit hindi kayang atakihin ng China ang Pilipinas, sa kabila ng mga matinding pagbabanta nito sa Pilipinas, bakit magpasa hanggang ngayon ay tila ba alanganin na salakayin nito ang ating bansang Pilipinas? Ano nga ba ang dahilan sa likod ng itinatagong matinding pangamba ng China? Bakit hindi nito magawang atakihin ang Pilipinas? Kung kaya ang lahat ng yan ay ating aalamin at ating tatalakayin sa video na ito. Habang ang China ay tila ba hindi na malaman kung alin ang uunahin dahil sa sabay-sabay nitong kinakaharap na retaliation mula sa iba't ibang bansa, dahil sa agresibong hakbang na isinasagawa ng China at maging sa malawakang expansion na isinasagawa nito sa mga teritoryo sa South China Sea. Ang matindi nitong karibal, ang United States ay handang mag-provide ng unconditional military support sa bansang Pilipinas sa pagkakataon man na ito, ay salakayin ng bansang China. Ang Pilipinas ay mayroong 70 na Mutual Year on Defense Treaty, at ito ang isa sa mga nagsisilbing alas ng ating bansa laban sa China. Ang Mutual Defense Treaty na ito ay nagsisilbi ring isang matinding banta laban sa China at sa pagkakataon man na salakayin ng China ang Pilipinas ay hindi magdadalawang isip ang ating bansa na gamitin ang kasunduan na ito, at tiyak na ang puwersang militar ng United States ay i-deploy upang labanan ang China kasama ang puwersa ng ating militar. Ayon sa Department of Foreign Affairs Secretary na si Teodoro Locsin Jr., habang kanyang tinutukoy ang tila ba agresibong hakbang na ginagawa ng China sa West Philippine Sea ay kanyang sinabi, na hindi siya magdadalawang isip na tumawag ng backup mula sa United States Navy sa pagkakataon man na atakihin ng China ang isa sa mga vessels ng Pilipinas sa nasabing usapan. Kanya ring sinabi na ang puwersa ng Pilipinas ay patuloy lamang magsasagawa ng air patrol sa rehiyon nito, sa kabila ng akusasyon ng China na ito ay di umano'y illegal na proclamation. Kung babalikan noong buwan ng Agosto 1951, isang mutual defense treaty ang pinirmahan ng mga representative sa pagitan ng United States at ng Pilipinas at nakasaad sa mutual defense treaty na ito na sa pagkakataon man na salakayin ang Pilipinas at United States, kapwa ang dalawang bansa ay tutulungan ng isa't isa. Di rin may kakaila na naipanalo ng Pilipinas ang ruling laban sa China sa United Nations kung saan ay idiniklara dito ang pagkapanalo ng Pilipinas. Ang historical case laban sa China, matapos i-reject ng International Tribunal claims ng China sa South China Sea, kung saan ang bahaging ito ay pagmamayari ng bansang Pilipinas na West Philippine Sea, bagamat ang China ay inaangkin ang halos kabuang bahagi ng malawak na katubigan ng South China Sea, kung saan patuloy nito na ibinabasi ang pag-aangkin nito sa tinatawag na Siyam na Dash Line para i-justify ang di umano historic rights ng China sa nasabing katubigan. Nasa kasalukuyan, ay inaangkin din ng iba pang mga karatig na bansa, kabilang na dito ang Malaysia, Vietnam, Taiwan at Brunei. Sa kabila nito mula sa report na inilabas ng PhilStar Global sa kanilang official website nito lamang ng 28 ng Abril ay ibinalita rito ang patungkol sa China na nagawa ng manawagan sa Pilipinas na itigil na ang mga activities at paghahakbang na isinasagawa nito sa West Philippine Sea. Kasabay nito ay ang patuloy pa rin na pagbibigay diin ng China na pag-aari pa nito di umano ang mga isla at land creatures sa West Philippine Sea.
Ang Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines ay hindi pa nagbigay ng anupamang komento sa ngayon, patungkol sa latest statement na nirelease ng China. Mula sa panawagan nito na itigil na ang mga hakbang na isinasagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon naman sa Defense Secretary na si Delfin Lorenzana at ng militar ng Pilipinas ay patuloy lamang sa pag-preserve sa mga karapatan ng bansang Pilipinas sa mga isla. Maging sa mga land features na napapaloob sa exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. Kabilang na dito ang Puliat Haribal Reef, kung saan ang area naman na ito ay nauna na ring nagawang palibutan ng mga daang-daang barko ng China. Mula noong buwan ng Marso, nagawa na rin ng Department Foreign of Affairs na mag-file ng ilang diplomatic protest laban sa presensya at pananatili ng mga barko ng China sa nasabing katubigan, kasabay ang demand para i-pull out na ng China ang mga barko nito paalis o palabas ng West Philippine Sea. Ang tanong, ano kaya ang posibleng mangyari sa hinaharap kung kaya ang lahat ng yan ay patuloy lamang natin naaantabayanan sa ating mga susunod na video. At yan ay ilan lamang sa mga impormasyon tungkol sa totoong dahilan kung bakit hindi kayang atakihin ng China ang bansang Pilipinas. Bukod sa mga nabanggit, may nalalaman ka pa bang impormasyon tungkol sa totoong dahilan kung bakit hindi kayang atakihin ng China ang Pilipinas? Pakikomento ito para may dagdag natin sa aking susunod na gagawin na video.